Naranasan mo na bang makipiesta? Oo! Ako kasi hindi pa. Kaya nagbook ako ng ticket papunta sa lugar na may piyesta at i-experience ko ang piyesta dito. Kalibo? Ano meron dito? May inyata ito, guys. Grabe, laki pala dito sa ano. Kalibo, men. First time ko dito, tol. Tol, pwede ba magtanong, tol? Ano yung pinagdidiwang nyo ngayon dito sa Kalibo? Ate-atihan. Ate-atihan. Kalibo, santo ninyo, ate-atihan. Kalibo, senior, santo ninyo, ate-atihan. Siyempre, the mother of all Philippine festival, the Kalibo, senior, santo ninyo, ate-atihan. Bang! At nung nag-search ako sa Google, mother of all festivals ay ate-atihan nga. Thank you po, ma'am. May pinasok ako ditong gallery. At dito ko nakita ang nagagandahang mga costumes ng mga nanalo last year. Ito yung first ever nanalo. 1 million pesos. First time ko makakita ng ganito. Papanood ko lang to yung mga pina-flash na video sa Video Okay Pre. Tsaka sa YouTube lang. Tapos ngayon nandito na sa harap natin. Ito yung first place, second place, and third place. Lahat maganda eh. Yes po. Yung mga dolls na malo is made of Vinya clubs. Pati mga manika ay nakabihis din. Iba't ibang mga artist at kahit mga Santo Niño, e iba-iba rin ang mga kasuotan. Pinakita sa akin ang mga lumang litrato ng mga nakaraang ati-atihan. Grabe, napakabongga ng pagdiriwang at buti na lang, dito ako napadpad. Sir, madam, thank you po. Salamat po. Naghanap na muna ako ng hotel dahil magstay ako dito ng ilang araw. May experience natin day by day dahil balita ko, 2 linggo daw sila ako magfiesta dito. Alright guys, so ngayon, first time ko experience yung tinatawag nilang sadsad wherein everyday, parang ito yung preparation nila para sa main event ng Katiyatiyan. So dito pala sa labas, ramdam mo na yung simoy ng ano, piyesta. Sasalubungin namin, makikijoin tayo sa sadsad. Good morning guys! So today is a good day kasi alamin natin ano bang meron dito sa Kalibo and pupuntahan natin yung mga best spots dito para pag pumunta kayo pwede nyong puntahan yon kahit walang piyesta. Okay guys, so ngayon, pupunta kami sa mga lugar dito. Naalala niyo si Kuya? Siya yung napagtanungan ko kahapon and luckily under tourism office pala siya. Kaya nung nalaman nila makikipiesta ako, inilibot nila ako dito sa Aklan. So, Museo at Akian, built in 1882, grabe, it's 100 years old. So itong museo po, ginawa po to panahon pa po ng Espanyol, which is 1882 to be exact. Samot-saring mga antigong gamit ang nasa museo na to, na nagpapaalala ng kasaysayan sa nakaraan ng Aklan. Andito pa ang mga lumang itak na ginamit ng mga katutubo, mga lumang lalagyan at mga nahukay ng mga gamit na pinaniniwala ang galing sa mga Chinese sa naganap na barter exchange. Sa second floor naman ay nandito ang iba't ibang mga kasuotan na isinusuot sa mga kaganapan noon. Dito pa yung ano, no? Plancha ng panahon ng mga Spaniards sa panahon ng mga Amerikano. Yes. Next stop is Bacawan. Napaka-relaxing ng lugar na to. Puro puno ang makikita mo tapos sa dulo ay may nag-aantay na dagat. Ang trip niya palang mag trip. Okay pala dito. Kumigit ko mulang 1 kilometer din yung lakaran. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit kawayan to, ay napagkakatiwalaan naman yung tibay niya. Napaka-peaceful ng lugar. At yung lake ay connected sa dagat. So, masarap dito magmuni-muni. So, kung pumunta ka dito para move on, okay to. Relax/relapse. Bumalik rin kami agad dahil may papatikim daw sila sa akin. At pagdating namin, ito pala ang surprise nila. This is what do they call as tamilok. Uod na kumakain ng kahoy at isa ito sa mga exotic food ng Kalibo. Ito guys, ito. Nilinisan na muna ni ate yung tamilok. Kaya naman wala talaga on choice. Smells good? Hindi na nakangiti pa yan. Ano nga sa sir? Para kumain ng cabinet. Pero ano, parang talabang ah. May lasang cabinet. Basically raw siya tapos nilagay sa suka tapos parang kilawin talaga. Okay na ako guys.
Challenge! Siyempre, hindi lang dapat ako yung titikim. Idadami ko rin yung mga kasama ko. Yung paborito niya, yung mga kinilaw na yan. Olive, ano lasa? No, lasang pintuan. After niya, may pinuntahan kaming lugar kung saan dito sila naghahabi ng pinya cloth. Guys, mag-try tayo mag-habi. Sinubukan ko rin kung gaano ba talaga kahirap yung ginagawa nila. At dito ko na-appreciate kung gaano ba kahirap yung ginagawang mga barong. At pagtapos, pumunta kami ng zoo. Iba't ibang hayop ang naririto, buwaya, tigre, leon at marami pang iba. Medyo nakakamiss kasi at this age, hindi na ako nakakapunta sa mga ganito. Bihirang-bihira na. At sa pagkakaalala ko, huling punta ko sa mga zoo eh ilang taon na rin ang nakalilipas. Hi guys, good morning. 3 days before the event. Parang may event yata sa plaza dito mamaya. May sineset up sila dito. And makikita natin ito mamaya. So ngayon guys, lalis tayo and kakain ako ng mga local food dito sa Aklan. Kasama natin si Ate Cha. So, tara na! Pupo-trip lang kami ng malala ngayong araw. So ngayon guys, meron akong mga list ng mga pagkain na kakainin natin. And unahin na natin itong native chicken binakol. Okay, let's go. Ito guys, yung transition. Yun! Transition. Kailangan natin itong tikman. Sap na sabaw, tapos yung chicken niya medyo milky. Parang tinola yung lasa niya, tapos native chicken yung manok. Maya-maya, umalis na rin kami, papunta naman sa pangalawang masarap daw na kainan. Nandito na kami. Tikman natin yung bindong ko. Let's go. Good afternoon po. Kailan pa po kayo nag-start sa bindong? 28 years yung kami. 28 years ago. Matanda pa sa akin. Matanda pa sa akin yun kaya. Buntis pa lang ako yan. Si kuya, simpleng karendere lang siya pero binabalik-balikan. And ngayon, tikman natin kung bakit. Hindi matigas. Perfect lang. Nabalitaan ko na mura daw dito sa Aklan ang seafood. Kaya pagtapos namin dito, pumunta na kami sa Talabahan. Talaba Gaming. Nahilo na ako. Sobrang dami ko nakain, parang gusto ko na sumama sa mga alon. So at the moment guys, may car show pala sa labas. Di ko masyadong mahilig sa kotse, pero let's see kung anong klaseng mga kotse yun nandun. Medyo madaming tao guys, eto yung drone shot. Alam ko na yung trip ko sa buhay, hindi sports car. Ang trip ko sa buhay, mga off-road. 4x4, pick up! Toyota Hilux, low traction, 2024 Toyota Hilux, let's go! I wanna ride this all day! Alright guys, good morning and at the moment it's 8:26 and may dumating! Pare! Ready ka na, boy? Oy, ready na, boy. So ngayon guys, kailangan namin magmadali kasi mayroong ati-atihan sa kabilang baryo. Sinimpre lang sa akin ng tropa ko na meron daw na nagagarap na ati-atihan na doon. Yung mga naka-costume na, boy. Tulog ako? So sabi ko, gusto kong puntahan nyo para makita ko ito yung ati-atihan doon. Pupunta kami ngayon sa ati-atihan celebration ng kabilang barangay. Maliit na celebration pa lang ito. Pero excited na ako makita at maramdaman kung anong meron at pakiramdam na makifiesta. Hindi pa ito yung pinaka-main event dahil ang pinaka-malaking selebrasyon ay magaganap bukas sa Kalibo. At pagdating namin sa lugar, ito na agad ang bumungad sa amin. Dito ay naiset ako sa mangyayari bukas. Nakita ko ang buong proseso kung paano nila ginagawa ang makukulay na costume at mga preparation nila gabi-gabi.
Gabi-gabing sansad, araw-araw na practice, kaya sigurado akong magiging engrande ang piyestang to. Or guys, at pahapyaw pa lang yun ng ati-atihan dito sa Aklan. At abangan nyo dahil meron tong main event. Main event eh. Kumbaga ano pa lang to boy, wala pa. Wala pa pero isipin mo, pahapyaw pa lang yun, pero grabe na nangyayari. Grabe na boy. Paano pa sa main event? Yan. We spent 2 weeks para lang sa isang vlog na to. Hindi ko inaasahang napakasaya pala mag-fiesta. At masaya akong dito ko inuna sa Kalibo. Masasabi kong gusto ko pa. So please welcome our new series, Introducing Philippine Festivals. Ikaw, anong fiesta sa inyo? Dadayo ako.